Simulan na natin ang good vibes ngayong araw with our U quote for the day. Let's go! Isa na mga inspirational quote na will move forward. Ayun tayo, mga kapag move forward tayo, no? Pwede ba? Ano ba ang ating U quote for today? Ayan. Babasahin ko, ha? Go! Be yourself. Everyone else is already taken. Ay, maganda to. Ay, in a relationship. Relationship na ba ang lahat? Iba pala. Sana all. Malalim to, aminin ko. Ika na pala ang lahat, guys. Ano ba yan? Paano ba yan? So, parang alin mo lang ang sarili mo dahil taken na lahat. Malalim to, malalim. Charot, charot. Oo. Ako, for me, I think it's about parang it's about your unique self, di ba? Ibig sabihin, meaning you can't be anyone else, diba? And especially nowadays na we have this technology, talagang ang dalas na nating mag-compare sa ibang others, diba? And when we compare ourselves to others, we tend to worry, nandyan yung magsasacrifice tayo kasi worry tayo ng worry, magsasuffer tayo talaga. I mean, not sacrifice, magsasuffer tayo. So, maybe what you have to do is just to be yourself and love who you are. Kumbaga, mahalin mo, love your existence, diba? Be unique. Huwag mong ipapattern yung sarili mo sa iba just because mas maganda siya, ganyan, diba? So just alam mo, be you. Ano, nagiging sakit na to, lalong-lalo na sa mga kabataan, no? Because of social media. For example, yun nga yung napag-usapan natin, hindi naman ganito ang ako manamit, mag-content, pero nakikita mo yung friend mo, yung classmate ko, ang daming likes. Pipilitin mo siyahin na kahit parang ang bigat sa sarili mo magsuot ng ganito o magsayaw ng ganito dahil hindi ka ganda, dahil naghahabol ka na gustuhin ka rin ng mga audience. Oo. Feeling like, mo, dadami rin ng likers mo pagka halimbawa ganun din yung suot mo. Nawawala ka na sa sarili mo dahil naghahabol ka na hindi ka na ikalama. Totoo. Yung talaga yun, parang tama talaga yung sinabi ni Ana, yung huwag mo talaga ipapattern yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang binigay yung Panginoon Diyos sa atin na kanya-kanyang katangian. Di ba? Na pwede tayong magmarka sa mundong ito na sarili natin, sarili nating katangian. So, huwag natin ipapattern yung buhay natin sa buhay ng ito. Tama naman. Talaga. Oo. Totoo po. Ayan. Mm-hmm. Kaya nga, ano yun, ba yung tawag dito? Ano yun? Sige. Sabi ng bata doon, Misha. Wala po, wala. Wala ka. Hindi, kasi, kumbaga parang pag hindi mo, kumbaga parang maggagaya ka ng sarili mo, hindi ka magiging masaya eh. So, mas piliin mo maging masaya nang wala kang tinatapakan tao. So, be yourself, at least, di ba? Pero, at maging masaya ka hanggang wala kang tinatapakan tao, yun pala yun. Mm. Pero tanong ko sa inyo, kayo ba, meron kayo yung talagang parang, aminin nyo na parang, hindi na makinainggitan na, parang nilulook forward yun na, kunyari, tinitignan nyo siya, na parang, gusto ko ganito ko pumorma, o ganito ko umasta, ganito yung gusto kong style niya, parang, nakikita mo na, ano, idol ko siya eh. May ganun pero tayong mga inspirasyon, kung tawagin. Oo, meron akong ganyan. Ikaw, JR, sino? Since family man na rin ako, meron talaga ako nilulukap na isang family man na rin na idol ko talaga. Si Ding Dong Dantes. Di ba? Kasi syempre may anak na siya. Pero still, nagagawa niya pa rin mag-artista. Alam mo yun, kumbaga nababalance niya yung artista and family time niya. So parang, I wanna be like him parang gano'n. Kasi since may family na rin ako and I want to be an artist din talaga. So siya yung parang, gusto kong maging katulad niya parang gano'n. Nilulukap ko. Yes. Pero yung Nico Natividad parang gano'n. Ay, naku, parang naman yun. Masyado naman. Binati mo ba yung asawa mo ng Happy Women's International? Kaya naman tayo, Nico. Huwag na, tapos na yan. Oh. Ikaw, Ana, Yamsi. Sino ba ang ano mo yung parang... Well, of course, sa mga social media accounts, like for example, sa Instagram, meron akong mga nilook up doon na mga parang mga kababaihan pagdating naman sa pormahan nila. So, hindi naman sa totally ginagaya mo, pero meron kang parang guide na, ay, parang maganda to. Oh, gusto ko itong subukan sa mga susunod. Hindi man ibig sabihin nun, hindi ingitera yun. Meron ka ng guide. For example, kung hindi ka masyadong magaling sa fashion, titingin ka ng pattern, ay, ipa-follow ko to kasi ang ganda ng fashion niya. So, the next time na pag kailangan mong meron kang ganap, gagaya, hindi mo naman gagayahin, pero meron kang guide. Tutulungan ka mas maging maayos yung fashion mo, di ba? Yeah. Parang ako, alay kong tinitignan si yung Instagram ni Bean Abrenica, binibilang ko yung abs niya kung kompleto. Ha? Idol ko yun eh. So, ganun din yung abs mo, bibilangin mo din. Hindi, like ko siya. Kaya pala merong
Yung pang tubig. Oo, galing iba. Kumbaga, meron din akong inaano na kasi, di ba, into fitness ako, pero talagang guilty pleasure ko yung kanin. So, hirap ako. Pero, lagi ko siya tinitingnan para ma-inspire ako. Oo, naman siya yun. Pag-desal niya, 1, 2, 3. Alam, pag tatlo na lang. Oo, dapat talaga, di ko na siya idol. Kaya dapat complete ako. Depende pala sa ano, depende pala sa abs. Nahuli nga ako ng asawa kasi no-zoom ko pa yung tagiliran ng dress. Ay, teka naman, nakakaloka yung pag-zoom. Sabi ko, wala to, idol ko lang to. Sabi. Nakakaloka. Tapos yung mga pictures niya sa ano Instagram, puro naka-heart mo. Ang dara yan. Parang number one liker ka niya, Nick. Minsan nga nakikita ko kasi pina-follow ko din siya eh. Sabi ko, oh my God, Nico. Tao na mag-view ng story, no? Ma, tingin niyo mahalata na kaya niya ako? Si Nico. Ano, pagiging totoo. Alam mo yun, parang sila talaga, malalaman. So, yun. Ayan. Ayan. Naku, mga Ayan. Show 10 TFC onliners, comment na kayo, mag-tweet na kayo, anong masasabi nyo sa ating You Quote for today, diba?